Yon, magandang buhay. I'm back. Again, it's Mang Bless. Para sa Real Talks. Magandang buhay. I'm back. It's Real Talk number 94 with Mang Bless. Yan. Ang word for today natin ay widespread o ang pagkalat. Yan. Pero bago ako magpatuloy, muli, patnubay, ito po ay aking experience at aking mga learnings lang sa racing pigeon hobby natin. Kaya kung medyo may ma-open ako, ay sorry na kagad. Back to our word for today, widespreading o ang pagkalat. Yan, o pagkalat ng mga information o at mga iba pang mga pagkalat sa ating pigeon sports in particular, no? Lahin ko lang po yung kagaya po nitong mga linya, no? Sa linya po, sa observation ko, kaya mas maraming malalakas na linya ng iba dahil yun po yung mas maraming naikalat o mga nagbebenta dati. Particularly noon, nung nasa panahon kami ng PRPF, 20 plus years ago, talagang napakainit po ng Emil De Wirt, no, yung kay Mariano Lee. Hanggang ngayon naman, pero noon talaga, halos siya yung parang pinaka-sweater sa manok. Na yun lang ang pinaka-in-demand. No, dahil talagang grabe naman talaga yung record ni Mariano Lee noon. No, talagang dominating po yung kanyang force sa racing pigeon. At noon din, kaya siguro dahil siya lang ang medyo nag-release, no? Marami naman mga big loves noon, pero pailan-ilan lang yung release, pero siya yung unang-unang noon na nagmakamasa. Pati yan kay sa mga Vandenbroeks, no? Si Sir Jaime Lim, tsaka sila Sir Luis Chu. Nung ito po ay yung batch lang po namin na pagkakaalam ko, ha. Yun po yung ganun ka, yun po yung kaya yun po yung mga primary na bloodline sa Pilipinas po. Sa tansya ko lang po naman yun, no? Na yung Vandenbroek at saka yung Emil De Wirt. Although ngayon, no, after 20 plus years, yan, marami na talagang nagkalat na linya. Hindi lang locally, pati imported dahil nagkaroon ng gateways. At syempre yung mga Taiwan dahil marami pong bagsakan po ng mga Taiwan na rin po ito dahil tayo yung pinakamapalad na malapit sa Taiwan na nagsisea race. Mas malapit pa yung isla natin kaysa sa isla nila. Kaya yung mga medyo ibang ibon ay napupunta dito. Lalo na pag not so good yung panahon. Ano pa po yung widespreading buod sa linya. Siyempre, nagkalat din po naman yung mga issue, no? Marami rin pong mga anay o mga parasite sa ating sports na ito. Pero syempre, huwag po natin silang masyadong i-entertain dahil maapektuhan tayo. Baka minsan nga mahahawa pa tayo, eh, no? Kaya doon lang tayo sa mga good vibes, no? Noon din, eh, konti lang yung information pero ngayon madami na, no? Kaso nga lang nagkakaroon ng confusion o nagkakaroon ng kalituhan, no? Kaya in my part po, eh, kahit iilan lang naman po, hindi naman pa tayo talagang bumubulusok. No? Kasi ano po yan, parang sa politika lang po yan, you know, na hindi ka pwedeng bumulusok kasi may mga malalaking tao tayong mga, ano, malaki tayong mga makakatapat. Although hindi po tayo nakikipagbalyahan, eh, binibigay lang natin yung mga side natin. Kasi sa pagkalat din, kagaya po nitong mga ano, eh gusto ko lang pong ipakalat na enjoy pa rin po natin yung sport, no? Na kahit napakadami na rin at nagkalat na ang mga talagang
mga fortune prizes o yung malalaking premyo, eh kailangan maano pa rin natin, no? Ma-maintain pa din natin yung ating firmness, no, sa pag-i-enjoy, kasi iba talagang masyado ng dibdiban at kaya nagkakasakita na. Bukod sa salita, eh talagang personally, yung iba tayo nagkakasakitan po talaga sa akin pong personal experience dahil sa mga matitinding involvement. No? Kaya in sa ating pagkalat din ito, yan, simulan po natin sa mga unti-unti lang. Hindi naman po bigla-bigla yan. No? Ilang years pong ano po yan. No? Almost 50 years po yan na ganun yung mindset. No? Pero kagaya rin po sa mga ibang pinopost ko, kung matche-check nyo, eh unti-unti ko rin po kayong i-inform na ganun na po katindi yung pagkalat ng mga maayos at magagandang sitwasyon ng racing pigeon sa ibang bansa. No, na yung mga sole purpose, no, kagaya, yan, check nyo po yung post ko, no, na meron na po mga scholars sila eh, mga nurse pa, no, 1960s, $20,000, magkano halaga po nun, no, yung pong mga ganun ba. Kasi naikakalat po nila yung kabutihan. Although talagang merong mga not so good sa paligid, at meron po talagang anay. Hindi po natin, hindi tayo ligtas dyan sa ating hobby na to. Kaya kailangan lang meron pong mag-stand. No? Meron pong umalingaw-ngaw din na konting tinig. No? Kahit ko konti lang. Kahit husgahan ka, ipakita po natin. Ako po personally na ano po ito? Ito po ay sports ng maginoo at kapayapaan. Nandun po yung mga bonus, pero kailangan yung ating mindset mabago lang. At ilan lang naman ang interesado sa mga ganitong pagbabago. At overtime na naman po ako. Muli, shout out sa ating Racing Pigeon Championship Academy. No? Tuloy po tayo at mamaya mag-a-ads pa po kami dahil may mga nag-sponsor pa para sa ano. Thank you sa mga sponsors para sa mga dagdag na mga papremyo at mga pag-giveaways. At dahil dyan, peace. Thank you.